Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-usapan natin kung paano mo malalaman kung sino yung mga totoong leaders or potential leaders sa mga members mo ngayon. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. So napaka-importante na merong leaders sa isang organization, especially sa network marketing. Actually, hindi lang siya sa network marketing, pati namin sa ibang industry, pero since mga power pa yaman tayo, mga network marketers tayo, especially para sa network marketing, kasi kung wala kang leaders, hindi ka magkakaroon ng leverage. Kung wala kang leverage, hindi mo makukuha yung time freedom. Okay, pwede kang magkaroon ng financial freedom, pwede kang kumita ng malaki, pero ikaw lang rin ng ikaw at nakakapagod pag ikaw lang palagi. Kasi yung pinakang essence ng network marketing is leverage, which is helping other people to succeed para mag-succeed ka din. Diba? Yung kahit wala ka nang ginagawa, residual income, kahit wala ka nang ginagawa, kumikita ka pa rin. Pero kailangan mo talaga na matinding time, effort, and money, matinding hard work, and years, even decades, ng pagbibuild ng mga tao. Kasi doon ka magkakaroon ng residual na income. Pag maraming, mas maraming tao yung natulungan mo na kumita ng malaki, na magkaroon rin ng residual income nila, or mag-succeed din, makapag-build din ng team, mas malaking income mo and mas mapapabilis yung time na magkakaroon ka ng residual na income. Yun rin naman yung isa sa mga goal ko na magkaroon ng malaking residual income, millions per month. Yun ang goal ko eh. So malayo pa ako doon. As of the making of this video, malayo pa ako doon. Pero meron na ako residual income ngayon, pero malayo doon sa goal ko. So yun ang goal naman natin, magkaroon ng ganun. Ang nagiging problema kasi ng mga na ginagawa ng mga scammers and unethical networkers is tinatanggal nila yung nasa gitna. Ang ginagawa nila is from you to residual income agad. Diba? Residual income ka agad. Pinapower na passive income, blah, blah, blah. Diba? Wala kang gagawin, gigita ka. Tinatanggal yung nasa gitna na napaka-importante, which is yung time, effort, and money na gagamitin mo para makapunta ka doon sa residual income na gusto. Diba? Yung hard work, commitment, consistency, yung mga taong magre-reject, mga taong negative, yung character development, skills development, leadership development, tinatanggal nila yun kasi mahirap eh. Eh, since mga tao ay ignorante at mga tamad, gusto yayaman na lang na walang ginagawa, so madali silang nabibiktima ng mga ganun. And unfortunately, sinisisi nila is yung mga legal network marketing. Yeah, facepalm na lang para sa kanila. So, yun. Medyo na-sidetrack tayo dun. So, itatama ko lang sa inyo yung definition ko ng leader. Kasi yung ibang mga network marketers dito, hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng leader. Diba? Merong mga network marketers na pag ini-introduce nila yung bago nilang member sa upline, diba? Ipapakilala nila, for example, si Bogart. Diba? Sabi nila, Upline, ito nga pala si Bogart, leader ko. Ano mo yung tipong kasasali pa lang, leader na niya? Diba? Tapos yung iba, sinasabi naman na attraction daw yun at hindi attraction yun, katangahan yun, okay? So, wag niyong gawin. Hindi attraction ang tawag doon. Kasi para mo sinabi na ganito, halimbawa, meron kang anak, let's say, kung sa inyo may mga anak na, kaka-enroll pa lang sa college, di ba, ng engineering student. Kaka-enroll pa lang. Tapos, ang pakilala mo doon sa mga friends mo, ito nga pala yung anak ko, engineer. Paano naging engineer yan, 18 years old? Anong 17 years old, 16. Kung 16 nagsimula ng college, 17, di ba alam? Di ba? Ano naging engineer yan? Nadugyot pa nga itsura niya. Anong katangahan pinagsasabi mo? Di ba? Nagsisinungaling ka sa tao. Pwede mo pang sabihin siguro future. Yan, much better. Di ba? Future engineer or future leader. Pwede. Di ba? Pwede. Kasi lahat naman ng tao may potential maging leader, pero hindi lahat magiging leader. Di ba? Hindi lahat gugustuhin na maging leader. So gusto kong itama yung inyong pagkakaintindi sa isang leader. So para sa akin, merong top 3 na hinahanap ko para na makita. Pag nakita ko itong tatlo na to, doon ko makikita na mataas ang potential nito na maging isang leader. So number 1 is may humble attitude, willing to learn, willing to apply, and especially kapag nagsisimula na siyang kumita.
nagsisimula na siya kumita, pero willing to learn, willing to apply pa rin siya, humble pa din, hindi siya inaangat ng pera, hindi siya nagmamalaki. So, may potential to na maging leader. Okay? Number two is yung service sa tao na wala siyang hinihinging kapalit. Kahit wala siyang makuha kapalit, he's willing or she's willing to serve. She's willing to help. He's willing to help. Na yung simpleng ano lang, yung simpleng pag may nagtanong sa group chat namin, sinasagot niya. Kusa. Wala magsabi sa kanyang gawin yun. Diba? Meron siyang heart for service kasi napakalaking bagay nun sa isang leader. May mga leader na hindi ko tinatawag na leader na puro sarili lang ang iniisip, pero kinukonsider na sila na leader kasi magaling, kasi malaking kinikita, power pa yaman, di ba? Hambog, mayabang, di ba? So, hindi leader para sa akin yung mga ganon. Kaya, makikita nyo, nandun ako sa number two, di ba? Tatlo yung sinabi ko. Number one is humble attitude, number two is my heart for service, and number three is my kusa. Pansinin mo, doon sa top three na sinabi ko, wala akong sinabi doon na kumikita ng malaki, magaling mag-training, mag-speaker, di ba? Kasi those are hindi siya nagde-define ng isang leader. Kasi yun nga, katulad nung binanggit ko kanina lang, may mga leaders na ang laki ng kinikita, napakayabang, sama ng ugali, matapobre. Leader ba yun? Diba? Hindi porket may sumusunod sa'yo, leader ka na. Ang leadership para sa akin is hindi binary. Pag kumikita ka ng malaki, may sumusunod sa'yo, leader ka na. Pag wala, hindi ka leader. Kasi for example, ito yung natutunan ko siya sa mga mentors ko before. For example, merong isang member na hindi siya kumikita pa or maliit pa yung kinikita niya. Walang maraming sumusunod sa kanya ng mga tao. May ilan konti na sumusunod sa kanya ng mga tao sa ilalim niya. Pero, willing siyang magbigay ng time and effort para matulungan yung tao niya. So for example, kahit na malakas yung ulan, pupuntahan niya yung tao niya kasi meron daw invite, pre-presentahan ng business. Kahit malayo, gagasto siya, pupuntahan niya para ma-presentahan ng business. I-share yung opportunity, matulungan kahit isa lang yung invite, di ba? At hindi pa siya sure kung sisipot yung tao na yun, di ba? Pero pinuntahan pa rin niya para dun sa downline niya. Leader ba yun? Pero hindi siya kumikita ng malaki, maliit kinikita niya, konti lang yung sumusunod sa kanya. Leader ba siya? Di ba alam mo yung sagot? Di ba kahit hindi ka, wala kang bachelor's degree? Alam mo kung ano yung sagot? Yes! He's willing to serve. Di ba? Kahit na hindi sure yung ROI niya or wala siyang mukhang kapalit kasi na-experience ko yung before. Di ba? Ang layo ng pinuntahan ko tapos pagdating ko, hindi yung downline ko hindi sinipot ng member, ng invite niya. Ang sakit sa amin parehas kasi unang-una sa lahat, nagastusan ako, nag-effort ako, nag-base ako, namasahe ako, gumastos ako. Pupunta ko, tapos wala. Tapos siya, na-down. Di ba? Kasi nahiya siya sa akin. Ganyan. So instead na, anayin ko pa siya, di ba? Sinayin yung oras mo yan. Kinomfort ko na lang siya tapos nag-training na lang kami dalawa. Di ba? Ang hirap hanapin nun sa tao yung ganung klase ng service. So, yun yung number two para sa akin. And number three, may kusa. May kusa na yun, kung ano yung pagkakaintindi mo sa kusa. Di ba? Hindi na niya yung katulad nun sa service. Willing siyang tumulong mag-ano sa iba. Kasi, ito yung isa niya sa mga pinapaliwanag ko rin sa mga members ko. No? Bakit kailangan mo ng heart of service? Hindi lang to para makatulong sa iba or may karma yun eh. Good karma. Diba? Pag gumagawa ka ng mabuti sa isang tao, sa ibang tao, tas wala kang hinihingin ka pa, may good karma na babalik sa'yo in the future. Kasi hindi naman yung iti-take advantage ka ng ibang tao, diba, na mamimigay ka ng pera. Hindi tulong yun. Okay? Hindi yun. Yung binigay ko na example kanina is, magandang example naman. Diba, may nagtanong sa GC namin or nag-post sa Facebook group namin. Tapos sinagot niya, nagkusa siyang sumagot, nagkusa siyang tumulong kasi alam niya yung sagot, sinagot niya. Wala naman siya makukuha palit doon. Di ba? Tapos nakatulong siya sa ibang tao. May good karma yun, babalik sa kanya yun. That's how the universe works and vice versa. Gumawa ka ng mali, babalik sa iyo. And ang malupit sa karma, di ba, multiples yung binabalik niya. Hindi siya yung gumawa ka. Halimbawa, nangupit ka ng piso, may mangungupit rin sa iyong piso. Hindi ganun eh. Hindi siya nag-work eh. Ang nangyayari madalas, nangupit ka ng piso, may kumupit sa'yo 1,000. O nagkasakit yung family member mo, or may na-aksidente, or may hindi magandang sakuna. Multiples yung ibinabalik eh. So pag maganda yung ginawa mo, multiples din yung ibabalik sa'yo. So kapag meron kang heart of service, willingness na mag-serve sa ibang tao na walang, hindi naman kailangan na sobrang laki ng tulong na ibibigay mo eh.
Hindi naman pag sinabing tulong, yung iba kasi pag sinabing tulong, iniisip nila sobrang laking ng dapat na itutulong nila. Or pag sinabing mag-donate ka, magbigay ka sa charity, sila iniisip nila kailangan sobrang laking milyones. Hindi naman eh. Hindi naman eh. Kahit piso lang ibigay mo as long as sa pagdating sa donation or charity, kahit piso lang ibigay mo as long as it's from your heart, talagang yung sincerity mo na tumulong at magbigay is naandun. It counts. Diba? Hindi naman palakihan niya ng ano eh. Diba? Yung iba nagyayabangan na lang eh. Diba? So, yun yung top 3 na hinahanap ko. Na pag nakita ko tong tatlo na to, may malaking potential na maging leader tong tao na to. Pero pag wala, hindi. Wala pa sa, pwedeng wala pa sa kanya. Or hindi talaga siya. Diba? Ulitin ko, humble attitude, even though kumikita na. Okay? Number 2 is service, heart of service. And number 3 is kusa. Diba? Wala sa top 3 ko yung kumikita ng malaki, magaling, wala. Diba? Pero karakteristik ng leader yun. Kung may ganun, edi good, pero hindi yun yung priority ko. Wala kong pakialam kung gaano ka kagaling, kung gaano kalaking kinikita mo. Kung wala yung top 3 na yun sa'yo, hindi ka pwedeng maging leader. Okay? Kasi sa amin, sa team namin, meron dinadaanan yung bawat members. Na gustong maging leader, na gusto lang naman na maging leader. May dinadaanan silang leadership program. May mga qualifications kami na pwede kang pumasok doon sa leadership program na yun. Pag hindi mo pa namimit yung qualifications na yun, hindi ka pa pwede pumasok sa leadership. For example, alam ka namang 2 weeks ka pa lang tapos ipapasok ka namin sa leadership program. Anong alam mo? Diba? Hindi mo pa nga alam, hindi mo pa nga master yung basics eh. Hindi mo pa nga ginagawa yung basics. Di ba? Paano ka magli-lead? Eh, hindi mo pa nga malead yung sarili mo. So, ganun yung way ng thinking namin. Ganun yung way ng thinking ko as a leader. Kaya may dinadaanan sila ng leadership program before sila makapasa. At may mga qualifications. Okay, so that's whole lot of topic. So, siguro in the future, i-share ko rin sa inyo yun kung ano yun. Pero for the meantime, yun muna, okay? Yun yung para sa akin. Yun yung qualities na hinahanap ko, top 3, para malaman ko na may potential. Take note, potential. Ibig sabihin, hindi, nakita ko yung tatlo, ah, leader ka. Hindi. Potential. May potential kang maging leader. So, kailangan na lang niyang gawin is ipasa niyo yung qualifications namin, tapos pumasok siya sa leadership program. Pag naipasa niya yun, official leader na siya ng grupo natin. So, ganun nag-work yun sa amin. Okay, yun sa akin. Hindi ko sinasabi, ako tama, ako magaling, ako lasundin mo. Binibigyan ko kayo ng idea. At never kong sasabihin na ganun, siguro sa pagiging ethical lang, yun yung talagang dapat mong gawin. Pero malaya ka pa rin naman kung ayaw mo, bahala ka. Ikaw naman yung kakarmahin, hindi naman kami. Okay? So, with that being said, I hope naiintindihan mo na kung ano ibig sabihin ko pag sinabi kong leader. Yo, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!